Come Holy Spirit, come Holy Spirit, samahan mo ang lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Sa mapagpalang araw po ngayon ng Martes, Marso 8, taong 2023, welcome to Hold the Line, Police Chief Master Sergeant Brother Aldimones mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa patnubay po at gamay po ng Soldiers of Christ Movement at ng Regional Chaplain Services ng NCRPO. Siyempa, sa panalangin po ng mahal na Ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong magbangi. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Mateo Kabanata 20, talata 17 hanggang 28. At meron po tayong tatlong pagtalakay o magandang pagbulay natin sa araw na ito. Sabi po rito kapatid, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan makaupong katabi ninyo sa inyong kaarian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa unang bahagi kapatid, nagpaalala o sa ikalawang pagkakataon, sinabi ng ating Panginoon ang kanyang nalalapit na kamatayan. Na darating ang time, magbabata siya ng hirap, magpapasa ng krus, mamamatay, pero sa ikatlong araw, mabubuhay na magmuli. Kaya yun yung unang sequence o yung unang scenario. Kaya this time, medyo nagkaroon ng hindi natin alam kung nauunyukan ba ng masamang espiritu yung mga alagad ng ating Panginoon kasama yung kanilang nanay na humiling na pagdating ng time, baka pwedeng ilagay yung dalawa niyang anak doon sa kanan at doon sa kaliwa. Ito po yung maganda natin pagbulayan. Sa gospel, humiling ang nanay ng dalawang alagad o yung asawa ni Zebedeo para doon sa kanyang dalawang anak. Ilagay sa kanan at ilagay sa kaliwa. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi mo alam ang hinihiling mo. Ito po yung magandang pagbulayan natin. Sabi po, be careful of what you wish. Dahil baka ibigay sa iyo ng Diyos yan at hindi mo alam, hindi pala makakamut sa iyan at yan pala ay ikakapahamak mo. Maraming mga tao na nalangin na, Lord, mapromote ako. Magkaroon ako ng lateral sa kapulisan. At nung laging lateral sila, nalipat sila ng ibang istasyon, nalipat sila ng ibang lugar. At ano nangyari, imbis na pagpalain sila, nangyari, nasira ang pamilya sapagkat ng babae yung pulis doon nung napromote. May mga instances naman na nanalangin itong tao na ito na makapag-abroad. At pagdating nung time na pinayaan siya ng Panginoon na makapag-abroad, pagdating naman doon sa ibang bansa, nagloko naman yung asawa niya dito sa Pilipinas. Nasira ang pamilya. Kaya this time kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na mag-iingat tayo sa ating hihilingin dahil baka ipagkaloob yan ng Panginoon at hindi yan nakabuti at makasama pa sa atin. Sa paghiling kapatid, kailangan natin hilingin dapat sa ating Panginoon na ang ating hihiling ay naka-align sa plano ng Diyos. Bakit? Kasi pag ang ating hiniling ay naka-align sa plano ng Diyos, nakatitiyak tayo na hindi tayo mapapahamak bagkos ito'y makakabuti sa atin. Magbibigay lamang po ako ng isang katotohanan po. Ito po isang kwento doon po sa aming barangay, dito po sa barangay ng Makati. Meron daw pong isang tao doon na tumama sa loto. At tumama naman po talaga sa loto. Almost 80 million po ang tinamaan nitong tao na ito. At nung tumama po sa loto, imbis po na maging pagpapala po para sa kanya at pagpapala sa kanyang pamilya, ito pong tao na ito ay ibinenta yung kanyang negosyo. At nung ibinenta po yung kanyang negosyo, nagpakalasing, ng babae, at may mga time pa daw po yung mga kwento na nag-produce pa daw po itong tao na ito parang indie na may bold films. Bakit ko po ito pinikwento? Isipin mo, nanalangin itong tao na ito na tumama sa loto. At nung ibinigay sa kanya ng Diyos yung pagkakataon na tumama sa loto, ang nangyari po,
imbis na pagpalain siya at pagpalain yung kanyang pamilya, nasira po lalo, nawara. Bakit? Kasi yung plano niya ay hindi naka-align sa plano ng Diyos. Pero kung lahat ng plano natin ay naka-align sa plano ng Diyos, nakatitiyak tayo. Ito yung pagtatagumpayin. At alam niyo po yung nangyari dito sa tao na to? Nung naibenta niya po yung property, naprenta niya yung kanyang hanap buhay, sa awa po ng Diyos may natirang property na natira sa kanyang pamilya. At dahil po sa stress, tuluyan na pong namatay itong tao na ito. Nakakalungkot isipin, 80 million plus sa isang kidlap, imbis na maging pagpapala, naging sumpa para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Be careful of what you wish. Sa ikatlong bahagi, ang sabi dito, ang hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Salip, ang sino sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Kung gusto daw po natin maging dakila sa paningin ng ating Panginoon, kailangan natin maglingkod sa ating bayan, maglingkod sa ating pamilya, maglingkod sa community, maglingkod sa ibang tao, at higit sa lahat, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang dapat tayo isang mananampalataya sa salita, kung hindi dapat maging mananampalataya rin tayo sa pamamagitan ng gawa. At ang pananampalataya na ito, kailangan natin maglingkod, kailangan natin mag-service para sa ating kapwa. Kaya ang araw na ito, nire-remind tayo. Unang-una, mamamatay ang ating Panginoon, pero muli siyang mabubuhay. Ganun kagaling ang ating Panginoon na kahit ang kamatayan ay napagtagumpay niya. The second point, kung gusto mong maging dakila, kailangan mong maglingkod sa iyong kapwa. Kailangan mong maglingkod sa bayan, kailangan mong maglingkod sa ating Panginoon. And what's the important? Be careful of what you wish. Mag-iingat ka sa hihilingin mo. At nawa ang hihilingin natin ay naka-align sa plano ng Diyos. Let us pray. The Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Amang dakila, turuan mo po kami.